Ipinalaki sa payak na pamumuhay na mga magsasakang magulang, 2 taon na lamang at magtatatlong dekada ng lingkod bayan sa Camarines Norte, si Artemio Cerdon o Bukal Bihog. Pero tuwing nasa Barangay Basyad, kung saan siya ay sinilang, madalas siyang magbalik tanaw sa pinagdaanan ng batang si Unyod. Pag pamilya ang pag-uusapan, so sobrang napakahirap ng buhay namin noon. So nung ako ay pumupunta sa sentro mismo ng Barangay ng Basyad, siguro mga more or less mga 3 kilometers hanggang doon sa school, nilalakad ko po yan. Naiinggit nga ako noon sa aking mga kaklase kasi nakikita ko sila tinapay ang kanilang pang-reses. Noong nahihiya akong ilabas yung aking baon sapagkat lagi na lang na yung saludsod nga, yung parang hotcake ko ay nag-aral sa bayan ng Santa Elena. So balikan ako noon sa tricycle. Ang pamasahe namin noon ay 6 pesos araw-araw. So 6 bali 12. Araw-araw balikan. So medyo mahirap ang buhay. So ang aking ina, pagdadating ko, nakikita ko, pagbaba ko ng bahay, alam ko na, tatanawin ko na yung aking ina na andun sa dagat, na andun sa hibasanan kung tawagin. Ginagawa niya doon, nagkukot-kot sa ilalim ng dagat, hibas siya, kinukuha siya ng yung tihim kung tawagin. Tapos nagbebenta siya para naman sa ipangbayad ko sa kinabukasan na naman na baon at saka pambayad sa tricycle. Taong 1993, nang magsilbi siyang sangguni ang kabataan kagawad. Yung dating Vice Mayor Inigo Nicio, siya yung nag-encourage sa akin. Actually, siya yung kasama ko noon pa nang nandun kami sa malayong lugar, namasukan ako noon sa Cebu. Pagdating ko dito, 1992, sabi niya, ikaw na lumaban ng sangguni ang kabataan. Kasi yun ang unang set ng sangguni ang kabataan. Kasi dati, KB. So, 1992, yung implementation ng local code, 1993 yung nag-start ng butuhan. Nagkataon, kaibigan ko yung nakaplangkita na skater man. So kaya kagawad ako ng sangguni ang kabataan. Pinagsabay ni Bukal Bihog noon ang pagiging SK official at pagtulong sa pamilya sa pamamagitan ng pag-tricycle driver at iba pang trabahong kaya niya. Taong 1997, nang maging barangay kagawad siya sa Basyad. Hindi man nakapagkulehiyo dahil nagkaroon na ng pamilya, nagporsige si Bukal Bihog na maging isang skilled worker. Sinubukang magtrabaho sa construction site, natutong mag-welding, at sinubukan ang negosyong steelworks. Pinasok ang maging fish dealer at magrasyon ng tinapay sa mga kalapit na bayan sa Quezon. Taong 2002 hanggang 2007, nagsilbi siyang punong barangay. Isa sa sinikap niyang maipagawa ay ang covered court na ito sa tulong nooy Vice Governor Egay Talyado. Nagsimula po ang gymnasio, mainbuhat po nung siya po ay naging punong barangay dito sa aming barangay Basyad na talagang hindi siya tumigil para makahagilap ng pundo para masakotuparan yung aming kauna-unahang gymnasium ng barangay sa aming bayan na Santa Elena. Pinagtulong-tulungan po yan para mabuo na katulad nga ng sinasabi ko, kung saan-saan nakarating ang aming minamahal na board member, Bukal Bihog Cerdon, talagang hindi siya tumitigil. Talagang ito na, na pakinabangan na po namin. Pag ikaw ay nabigyan na ng pagkakataon, pagka ikaw ay binigyan ng mandato at tiwala ng iyong kababayan, dapat maging dedicated ka. Nakumpleto ni Bukal Bihog ang 9 taon bilang Municipal Councilor ng Santa Elena mula taong 2007 hanggang 2016. Comprehensive Land Use Plan ng Bayan ng Kapakanan ng mga Tsuper at ang pagkakaroon ng Municipal Hymn ang ilan sa mga isinulong niya. LUP talaga yan yung gaya na hitsura ng bayan. So, laging ako yung nagpi-privilege piece, ina-address ko sa MPDO kasi siya yung may trabaho noon. CLUP talagang prosigido ako niyan. Yung history, nakapag-formulate po tayo pero hindi pa lang masyadong naaayos. Yung municipal hymn, tayo rin po ang nagsusulong niya noon pa. At ako, pinatunayan ko sa barangay ko mismo, Basyad, may barangay hymn ang Basyad. And then, Driver's Day.
Ako po ang may akda niyan na every March 23 nagdadaos ng Driver's Day ang bayan ng Santa Elena para sa mga tsuper. Nasa pangalawang termino na bilang board member ng unang distrito ng Camarines Norte, si Bukal Bihog, ilan sa ipinagmalaki niyang accomplishment? Ang provincial ordinance tungkol sa mga barangay agricultural worker, coordinators, at pagsuporta sa mga plano ni Governor Egge Taliado tulad ng health measures ngayong pandemya, pagpapatayo ng dagdag na ospital, at tourism infrastructures gaya ng convention center at WARP. Nais niyang maipagpatuloy sa huling termino ang lalong pagpapabuti sa kapakanan ng indigenous people o IP community sa Camarines Norte. Tayo rin yung nagmadalaas na nagko-coordinate sa NCIP region and province para maglagay na sila ng mag-nominate na sila kung sino yung uupo bilang board member sa Sangguniang Panlalawigan. So, yun po, porsigido po tayo diyan. Pangalawa, sigob, mayroong mga programa na nais magtayo doon si Kong Josie. Bahagi po tayo noon ng honeybee processing building. Alang yung isang building na doon nagpa-process ng mga pulot doon mismo sa loob ng Manidi tribe sa Osmeña. Ilan sa pinakamaimpluwensyang komite sa Sangguniang Panlalawigan ang hawak ni Bukal Bihog. Gaya ng Committee on Appropriations, Committee on Environment, at Committee on Mining. Patuloy daw niyang isinusulong ang interes ng mga Kamnorteño, bagay na nais rin niyang gawin ng iba pang lingkod bayan. Sa aking paniniwala, kahit ano ang narating mong edukasyon, kung sala naman dun sa trabaho mo ay di lalawak, so baka mapunta lang sa wala. So dapat dedikasyon ka kung may trabaho na para sa iyo. Kung hindi mo alam, aralin mo. Kung hindi mo talaga mabatid, kung umangkat ka ng dunong ng ibang marunong, so i-adapt mo, mag-evaluate ka ng tuloy-tuloy bago ka mag-desisyon. Kasi ikaw na yan eh, yung sarili mo na bilang miyembro ng Sangguniang Bayan, kung ikaw yung Sangguniang Bayan member. Dapat ganun po, at sana ay iwasan yung pangakong hindi naman kaya. Yung mga matapat na pagkakamali ay di napapagsisihan po yan, nai-adjust yan. Pero mahirap yung mga hindi naman po kaya ay bubulahin mo lang. Kasi makikilala ka, sisingiling ka rin pagdating po ng araw at makikilala ka na ikaw pala ay hindi mabuti. Ito po si Bukal Artemio Bihog Cerdon. 28 taon na sa paglilingkuran. Tapat at patuloy na magsisilbi para sa bayan.